James Webb Telescope. Ang pinakasopistikadong teleskopyo ng siyensya sa kasalukuyan. Pinadala sa space upang malaman ang katotohanan sa Big Bang at kung may buhay sa labas ng ating daigdig. Binansagang infrared observatory ang nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyares dahil may kakayahan ang teknolohiya nito na makakita kahit sa pinakamadilim at pinakamalayong bahagi ng kalawakan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa bukas ay natagpuan na ng JWT kamakailan lang ang magbabago sa pananaw hindi lang ng mga siyentipiko, pati ng mga relihiyoso. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Sa madilim na bahagi ng ating universo na may layong 13 bilyong light years, kung saan ang mga planeta, bituin at mga nebula ay hindi na maaninag, nakita ng makabagong teleskopyo ang mga sinaunang galaxies. Ayon sa mga dalubhasa, ang namataan ay ang mga unang bagay na nabuo matapos ang simula ng lahat ng bagay. Tagpo na babasag sa debate kung may lumikha o may Big Bang. Ito ay isang patunay na sulit ang ginastos ng taong bayan para sa napakamahal na kagamitang pangkalawakan. Kaya ang bagong tagpo ay mahalaga para sa mga astronomers at sa mga cosmologists at para na rin sa mga may pananampalataya. Habang pinagkakaguluhan ng mga dalubhasa ang natagpo ang bagong galaxies, isa pang tagpo ng James Webb Telescope ang pinagkakaguluhan, ang diumano atmosphere sa isang exoplanet. Ang pahayag ng Webb Telescope bago pumasok ang taong 2023 na nakahanap ang James Webb Telescope ng water vapor sa isang mabatong exoplanet. Tinawag na exoplanet dahil nasa labas ito ng ating solar system. Binalita din sa Scientific American na natagpuan ng JWT na may tubig sa mabatong exoplanet ng GJ486b. Bagamat singaw pa lang ang natagpuan, ay lubos na ikinigiliwa ng mga siyentipiko ang bagong balita. Bakit kamo? Dahil ang hinala ay kapag may atmosphere ang isang planeta, ay mayroon din itong tubig. At kapag may tubig, mayroong buhay. Prinsipyo ng agham na matagal na ang pinaniniwalaan dahil nagmula ang pinakaunang buhay sa karagatan, ilang bilyon taon na ang nakalilipas. Ayon sa agham, hindi maaaring nagmula ang unang buhay sa lupa dahil sa noong unang panahon, walang atmosphere o walang hangin na bumabalot sa ating daigdig na bubuhay sa anumang hayop o halaman. Subalit sa dagat, mayroong pwedeng sumustento sa mga sinaunang cyanobacteria, ang sinasabing kauna-unahang nagkabuhay sa buong kasaysayan. Ayon sa Smithsonian National Museum of Natural History, na ang unang nagkabuhay sa daigdig ay cyanobacteria na may kakayahang mag-photosynthesize. Ito ang mga nagkalat ng oxygen sa kapaligiran at nagsimula ng atmosphere sa Earth. Kaya tayo ay nabubuhay ngayon. Paano ito nangyari? Sa mga hindi pamilyar kung bakit natutuwang makahanap ng atmosphere sa ibang planeta ang mga siyentipiko, heto pakinggan mo ang paliwanag na marahil ay ngayon mo lang maunawaan. Sa paghahanap ng buhay sa ibang planeta, ang unang tinitignan ng mga dalubhasa ay ang senyales na mayroon atmosphere doon o mga hangin at vapor sa kapaligiran. Ang atmosphere ay mga halo-halong hangin katulad ng carbon, nitrogen at iba pa na bumabalot sa isang planeta. At kung may kasamang oxygen, ay mas maigi. Ang mga hangin katulad ng oxygen ay pinaniniwala ang nagmula sa isang proseso sa tubig ng karagatan, ang photosynthesis o paggamit ng araw upang masustento ang isang buhay. Ito ang sangayoy gamit ng mga halaman at puno sa Earth. Kapag sinabing photo, ibig sabihin ay araw. Dahil sa araw, nakakagawa ng pagkain ng mga halaman. Photosynthesis ang pinaniniwalaan ng mga eksperto na ginamit din ng mga sinaunang cyanobacteria.
Dahil sa sinag ng araw, katambal ng tubig at mga mineral sa karagatan, napanatili ang buhay ng unang mga bakterya. Ang paggamit sa proseso ng photosynthesis ay nagdulot ng pagsingaw ng oxygen mula sa karagatan. Humalo ito sa iba pang mga hangin hanggang sa bumalot sa Earth at naging atmosphere, ang tinatawag nilang The Great Oxidation Event. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay. Mayroon nga bang aliens sa mga exoplanets? Ang namataang tila atmosphere sa isang exoplanet ay kamangha-mangha dahil sa wakas, may matutuklasang buhay sa ibang planeta. Ang matagal nang minimiti ng mga eksperto, salamat sa James Webb Telescope. Ang balita sa Futurism na nakadetekta ang James Webb Telescope ng misteryosong water vapor o singaw ng tubig sa paligid ng isang alien planet. Kung mapapatunayan na may atmosphere sa exoplanet GJ486b, maaaring mayroong tubig. Ayon sa siyensya, kung mayroong tubig, mayroong buhay. At kung may nabubuhay, marahil ay may mga aliens. Kaya naman kumalat sa balita kamakailan lang na maaaring mayroong mga aliens sa ibang exoplanets katulad ng JG486b. Sinabi sa space.com na ang mga aliens ay marahil nakatago sa bahagi ng mga exoplanets kung saan nagsasalubong ang dilim at ang liwanag, ang tinawag nilang Terminator Zones. Ito ang parte na halos hindi naaaninaga ng liwanag ng bituin at ang temperatura ay tama lang para mabuhay ang isa. Piniliwanag din ito sa WeOn News na ang bahagi kung saan nagsasalubong ang liwanag at dilim sa mga exoplanets o Terminator Zones ay maaaring nagiging silungan ng mga aliens. Ito ay ayon sa mga astronomers ng Universidad ng California na nagsuri sa maraming exoplanets. Kung ang bituin ng isang exoplanet ay nakatutok lang sa isang puwesto, madilim sa isang bahagi at may liwanag sa kabila, ang mga Terminator Zones ay permanente. Hindi maliwanag at hindi madilim, hindi umiinit pero hindi lumalamig. Tama lang upang mabuhay ang mga aliens. Sinabi sa Cosmos na maraming planeta ang may kalagayan na tinatawag nilang tidally locked o parang nakakandado kung saan ang bahagi na madilim at bahagi na maliwanag ay hindi nagbabago. Kaya ang punto ng pagsasalubong o Terminator Zones ay tama lang para mabuhay ang mga aliens. Iyan ay kung mayroon ngang aliens. Ang pagkakadiskubre ng James Webb Telescope sa water vapor ay unang hakbang upang matuntun ang katotohanan kung ang buhay ay mula sa daigdig, katulad ng paniniwala ng mga reliyon, o mula sa ibang planeta, ayon sa mga siyentipiko. Kaya ang bagong tagpo ay maaaring bumasag sa paniniwala ng isa o magpatibay sa pananampalataya ng madla. Sa kasalukuyan ngayong buwan ng Hunyo taong 2023, patuloy ang JWT sa pagdiskubre ng mga nakamamanghang tagpo sa ating kalawakan. Ipinahayag ang bagong tuklas sa iba pang exoplanet na may water vapor o bakas ng tubig. Ang WASP-18b ay planetang permanente ang liwanag at ang dilim sa magkabilang bahagi. Ang nagsalubong na ilaw at dilim o Terminator Zones ay maaaring tirahan ng mga kakaibang nilalang o mga aliens. Maral sa inaarap, masasagot ang tanong kung ang buhay ay nagmula sa lupa o sa ibang planeta. At sa wakas, matatapos na rin ang debate sa pagitan ng agham at ng mga reliyon. Anong aral ang mapupulot dito? Ang mga bagong nadiskubre sa kalawakan ay nakamamangha. Kaalaman na lubos ang pinagugulan ng mahabang panahon at malaking salapi upang makamit. Ano man ang matagpuan ng JWT sa susunod, sana naman ay hindi maging sandata ng pagtatalo sa pagitan ng agham at ng reliyon. Magkusay, maging sanhi ng pagkakaisa ng buong mundo. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral.
Tandaan, katotohanan ng susin. Sa tunay na kalayaan.